Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong teacher, si Sir Tony Falcon. Sa araw pong ito, atin pong pag-uusapan kung paano ba ang pagkabit ng relay. So gagawa po tayo ng actual na pagkabit ng relay sa ating mga busina sa sasakyan. Tara po, samahan niyo po ako para po sa ating pagkabit ng tamang relay sa ating mga busina. Bago po natin na gawin sa aktwal na paraan ang paglagay ng relay sa ating busina, ito po yung mga materyales na ating pong gagamitin. No? Meron po tayong battery, meron po tayong relay na gagamitin natin. Ayan po. At meron din po tayong mga wiring. So ito po, ayusin po natin mamaya. At ikakabit po natin yung tamang paraan pang pagkabit ng relay. So gumawa po ako ngayon ng diagram para po mas madali nating pong maintindihan at madali pong makasunod kung paano ba natin pagkakabit-kabitin ang mga materyales sa pamamagitan po ng diagram na ito. So meron po tayong dito drawing ng battery. Okay? So, ito po yung battery. Okay? So, nandun po yung positive side. So, baliktad po natin ito ng maayos. Okay? So, ito po yung positive side. Ito yung negative side. Okay? Positive terminal at saka negative terminal po ng battery. Ayan. And then, ilagay po natin ang ating, of course, yung pong relay. So, ayan po ang itsura ng ating relay. Okay? So, okay, ayusin po natin ang pagkakaano. Ayan po siya. Okay. And of course, gagamit po tayo ng horn. Ito po yung busina natin. Ayan. So, dito po, gagamitin po natin yung diagram na yan para po magawa natin yung ating tamang pagkabit ng relay. Para mas madali. So ano po ba ang unang dapat nating gawin? Okay. So ito po, itong bandang baba, kukonek po natin ito sa positive side. Yan, positive terminal. Then yung negative terminal naman po, ito naman po ay ikukonek natin dito sa then ito pong upper part na ito, ayan, i-connect po natin isa doon sa isa sa mga part po ng ating horn. Ayan. Okay? And then ito naman pong isang ito para magkaroon po ito ng ground, 'yun. I-connect natin po dito sa negative terminal. Ayan. And of course, ito naman pong isa, ito po, dito po tayo kukuha ngayon ng switch para po magkaroon ng magandang tunog yung ating busina. Sige po, umpisaan po natin itong pagduktong-duktungin gamit po yung ating mga materials. Gamitin po natin ngayon yung diagram na ito. Okay, ito po, para po dito naman po. At tingnan natin kung tama po ang magiging resulta ang pagkakaroon po ng isang magandang tunog ng ating busina. Kasi po, pagka hindi po tama ang pagkakalagay ng mga wiring sa ating relay, hindi rin po magiging maganda ang resulta pagdating po sa tunog ng ating busina. Okay? So, unahin po natin ito. So, dito po, ito po yung parte ng ating relay. Nasa baba, ito po. Kukonek natin dito sa positive terminal. Ito naman po yung positive terminal. So, maglalagay po tayo dito ng alligator clip. Yan. Then, i-connect po natin dito sa ating positive terminal. Yan. So, yun po, magiging yan. Ito po sa positive terminal. And then, meron po tayo dito na another pong maglalagay tayo ng isang connection dito po sa ating relay papunta naman po sa negative terminal ng ating battery. Gagamit po tayo ng
Hydro clip. Ito po. Sa negative terminal. Yan. Sanin po siya. Then, meron po tayong isa dito. Another wiring po. Doon po sa pinaka-extension po nung horn. Ayan, i-connect po natin doon sa part ng relay. Doon po sa bandang itaas. So, ito po yung extension ng ating horn. Connect po natin dito sa part ng ito. Tapos dito siya sa upper part, so yun po ang magiging hitsura niyan. Then another po itong extension ng horn, ito po yun, okay. Connect po natin sa may negative terminal, so negative terminal, connect po natin ito. Okay, so almost done na po tayo. Ayan. Okay. So, i-double check po natin. So, meron po tayong dito sa parte po ng relay connected sa positive terminal ng battery. So, positive terminal connected po ito sa yung sa bandang baba po ng ating relay. Then, meron po sa itaas extension po ng horn sa upper part po ng relay natin. Okay, ito po connected po dun sa extension po ng horn. Then, ito naman po, okay, ito po yun, sa negative terminal naman. Ito po yung black. Ito po, this one, ito po. Then, meron po tayo dito, sa part po ng relay, connected po dun sa negative terminal. So, ito po yun. Ayan. Connected sa negative terminal. Okay. And then yung pinakahuli, okay. Maglalagay po tayo dito ng alligator clip and then kukonnect po natin doon. Tingnan natin na kung makakapag-produce siya ng magandang tunog po ng ating horn, no? Ito na po yung pinaka-final para po malaman natin kung tama po ang connection na ginawa natin. Okay? So, meron po akong ginawa dito na medyo mahaba-haba. No? Kukonek ko po siya dito. Okay? Yan. Okay. Pagkatapos po, yun. Ito po, ikukonek ko lang dito. Tita na natin kung ano po ang magiging result. Ito ng sound. Okay? Pakinggan po natin. Ayun po ang tunog niya. Supposed to be dapat po ganun. So wala po dapat naglulus. Pagka ganun po ang nangyayari, double check na lang po yung mga wiring connection. Okay? Para po ma-check na maganda po yung mga magiging tunog po ng ating busina o yung horn. Okay? Double check po natin ng maayos. Ayun po. Okay. Ayun. So maganda po ang tunog at tama po ang pagka-connect natin ng relay sa horn at saka sa battery. So sana po meron po kayong natutunan sa ating simpleng video at sana po huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe kung meron po kayong natutunan at paki-share na rin po sa iba. Maraming pong salamat!